Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Papasok nga sa mundo ni Ramon itong si Tanggol alang-alang kay Mokang. At masama nga ang loob ni Tanggol dahil sa pambabaliwala ni Mokang sa kanya. Kaya namang gagawa ng paraan si Tanggol at hindi niya hayaang tuluyang mawala sa kanya si Mokang. Kaya dito ay papasok siya sa mundo ni Ramon upang makilala nito ang buong pagkatao ni Ramon. Na sa gayon malaman niya kung papaano mailigtas si Mokang sa kamay ni Ramon dahil nakasisiguro umano siya na isa itong sindikato. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng mga kaibigan ni Tanggol dahil kilala umano nila si Tanggol. Alam nila ang kayang gawin nito lalo na pag nakilala niya ang manliligaw ni Mokang. Subalit kilala naman natin ang ating bidang si Tanggol, sadyang matigas nga ang ulo nito lalo na patungkol kay Mokang. Kaya naman hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan at gagawin niya umano ang lahat para lang mailigtas si Mokang. Sa kabilang banda, dumating na nga si na Supremo kasama si na Amanda at nadagdagan na naman ang mga pasanin ni Mang Berting. Pinagalitan nga ni Mang Berting ang dalawang grupo at tinanong din niya si Tanggol kung anong pangalan umano ng pinunod ang sindikatong ninakawan nila. Kaya dito sinabi ni Tanggol na Roy umano ang pangalan. Kaya nang marinig ito ni Amanda ay laking gulat niya. Ayon kay Amanda, kilala niya ito dahil dati umano nila itong kasosyo sa negosyo at inilaglag ni Agustos. Dagdag pa ni Amanda na delikado umano ang binangga nila Tanggol dahil bukod umano kay Agustos ay isa na si Naroy at Angkong sa mga sindikatong may hawak sa Quiapo. At sa ngayon umano ay Montenegro na ang bagong kasosyo nito sa negosyo. Samantala, sinabi nga ni Tanggol na ang perang ninakaw niya umano ang gagamitin niya para makalapit siya sa manliligaw ni Mokang upang sa ganitong paraan umano ay makakahanap din siya ng ebidensya na isang sindikato ang manliligaw ni Mokang. Para nga tuluyan na itong layuan ni Mokang kaya gusto niyang maipakita kay Mokang upang maniwala ito sa kanya. Ngunit ano kayang gagawin ni Tanggol at Ramon sa oras na mag-cross ang kanilang mga landas? Dito na nga kaya malalaman ni Tanggol ang kanyang tunay na pagkatao na siya pala ay hindi tunay na anak ni Rigor. At siya ang nag-iisang anak ng pinaghihinalaan niyang sindikato na wala ngang iba kundi si Ramon Montenegro. Kaya naman kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan dito lang sa bagong tinututukan ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.